A good day filled with light and love from the Lord. So whatever you are undergoing right now, for the past hour, we bring them to the Lord. For Moses said to us, He is the Lord of Lords. He has no favorite. And the Lord will treat one of us equally, and with great love. Para po sa ating pagninilay, I will divide our discussion into two. First, yung we'll talk about yung santo natin ngayon. At pangalawa, pag-usapan natin ano ibig sabihin ni Jesus kay Peter na yung isda, kukunin doon yung coin sa bibig. Tapos yung coin na yun is worth na pambayad ng dalawang temple tax. Ibabayad yun by the Jesus for that tax at by the Peter. What does it mean? So first we'll go to our saint for today, Saint Teresa Benedicta. Yung picture niya po lalabas dyan sa screen. Teresa Benedicta of the Cross. Ang kanyang nickname po ay Edith Stein. Kasi bago siya pumasok ng pagkamadre, siya muna ay isang very brilliant philosopher. Napakatalino. Kung nakita dyan sa picture, dyan sa right side, dyan yung bata pa siya. Dyan naman sa left side, dyan po ay nang siya ay madre na. Ngayon, she received her doctorate sa philosophy at the age of 25. At alam nyo, siya yung second woman ever na nakakuha ng doctorate sa philosophy on that most prestigious university in Germany. Pero one thing considerable po kay Saint Teresa, at the age of 13 years old, naging siyang atheist. Kasi ano siya, Jewish, ano siya religious. Pero by the age of 13 years old, he lost her faith in God. Ang reason niya kasi, hindi ma-reconcile sa kanyang pinag-aaralan. Pero, after 18 years, dun lang siya ulit na convert na into Catholicism. Naging Catholic na siya. After 18 years, imagine. Ngayon ang tanong, sino nag-inspire sa kanya at siya yung naging Katoliko at naniniwala ulit sa Diyos? Nang nabasa niya yung libro ni Saint Teresa of the Avila. At nang ako po ay, I think 10 years ago, nakapagbasa ako ng libro ni Saint Teresa of the Avila. Ang main point po ni Saint Teresa sa kanyang mga libro ay yung atin daw ginagawa na pagsimba, pagdarasal, sana daw dumating sa punto na parang kinakasal tayo kay Jesus. That we are like being married. Diba sa kasal, the two became one. Ganun din, sana when we pray, when we go to Mass, you have to feel that you are being married to Jesus. The highest joy is the union of your soul to Jesus. Union of soul. Pero sabi ni Saint Teresa of Avila, huwag kayong maano, kasi bago kayo makarating dyan sa married to Jesus, dadaanin kayo ng purification muna. Purification. Pero may honeymoon stage. Kaya nga some people, they felt so happy staying in the Blessed Sacrament, praying. Ang tawag yan, honeymoon moments. Pero sabi ni Saint Teresa of Avila, after honeymoon moments daw, you have to bring your relationship with Jesus in your daily action. On the way you talk, on the way you treat yourself, even in your suffering. Kasi you can encounter Jesus in your pains. So that what led Teresa to be converted into Christianity. No wonder nang siya po ay dinala na sa death camp, kinuha siya ng mga German . Kasi dahil Jewish blood siya, nilagay siya sa death camp. Sabi ng mga witness, yung few days bago siya ilagay sa gas chamber, they saw her, siya pa ay helping the sufferer with great compassion. So what can we learn muna from her life? Kasi naging atheist siya. Alam nyo, naging non-believer siya because of what you call, by the reason na, because of the mind can recognize, may Diyos ba talaga? Kasi there's no evidence. But alam nyo po pala, many also people nagiging atheist, living God, living their faith, not because of intellectual consideration, pero dahil sa may tampo sa Diyos.
Ang tawag yan ay grievances. Grievances. Kaya that's why we have to look into ourselves. Kasi syempre, we are praying a lot. But sometimes we feel disappointed. Pero ito, just in case we are grieving, living for a while our faith, God is very patient. Hinayaan niya muna tayo. Parang yung napanood ko sa TV, yung bata, 8-year-old, sabi niya, na-stress na daw siya sa bahay. Gusto niya iwan ng kanya nanay at tatay. So, binalot naman ng nanay at tatay yung, ano, yung mga damit. Pero, nang yung bata daw papunta na sa kalsada, yung nanay at tatay, sikreto, tumitingin sa malayo, sinusundan pa rin. After tanghali, dahil mag-lunch na, bumalik yung bata. Tapos yung nanay at tatay, nandun pa rin sa may pinto, hinihintay lang yung bata. Ang point lang naman doon, either we are far away, God will continue to watch over us. Pero yung moments din po na nagtapo tayo sa Panginoon Diyos, if you notice, is also a learning process to all of us. Kaya just in case if you are at the point of questioning God, doubting God, take that also a beautiful opportunity to wrestle within yourself. To wrestle. Because at that moment, God is building something in you. Kung ano man naranasan natin ngayon, it's not useless. The Lord may be using it to make the better of you. And always remember, like Edith Stein, kahit 18 years, the Lord will continue to wait. God will continue to wait. Basta huwag niyo pong kakalimutan, sabi ni Moses sa first reading, God has no favorite. Just in case tumadaan tayo sa nagkakasakit tayo, may binigay na trial ang Diyos sa atin, please don't think because you are not a favorite of God. We just don't know why you are undergoing that. But do not think because it's punishment or because yung kapitbahay nyo is more loved by the Lord. God has no favorite na individually, kundi lahat tayo ay paborito ng Panginoong Diyos. All of us are uniquely irreplaceable. Kasi po sabi sa first reading, ang Diyos ang gumawa ng kalangitan, pati ng lupa, at lahat ang nanandyan. At lahat ang nanandyan sa lupang ibabaw ay mahal ng Panginoong Diyos. So keep that in your spirituality. Na kahit po you're in the midst of pain, offer it to Jesus. Kasi sabi ni St. Teresa of the Avila, that the very moment you are being married to Jesus, kaya si Jesus, nang nasa krus siya, di man siya nakagown, hubad pa nga siya, dugo ay tumutulo. But kung naalala niyo po yung pelikula ng The Passion of the Cross, when the Jesus Christ said, "Thy will be done, it is finished," may luwa na pumatak, and the curtain opened. Meaning the curtain opened, signaling us that the Lord embrace us, true and true. Pangalawa naman, ang issue po kasi sa gospel ngayon ay, magbabayad ba ako ng temple tax? Kasi sa time nila Jesus, tatlo ang klaseng tax. May tax na sa emperor ng Rome, kasi under yung Israel ng Rome, Roman Empire. Tapos magbabayad pa doon sa king ng Israel, mga Herod, sila Herod. Pangalawa, meron pang temple tax. Kaya sino naman ang iba natitempt na hindi magbayad? Kaya tinanong si Peter ng mga tax collector, o yan bang boss mo, nagbabayad ba yan? Kasi mareklamo, baka di ba nagbabayad? Sabi ni Peter, nagbabayad po yan. Kaya nga nagbabayad. Anong point dito, mga kapatid? Kung may temple sa panahon natin ngayon, ang tawag po sa temple tax ay yung mga donation nyo sa simbahan. Sa time kasi na Jesus, magastos doon ang worship kasi they have to use live animals. Kailangan nila bumili ng baka, bumili ng mga yung live animals, and they are going to slaughter it and burn it. Nowadays, just in case you have the means, the temple tax today is an offering to the church. You call it tithes, you call it donation, and it will be used for higher and noble purposes. Pero ito po ang sa Katolikong simbahan, no one is being forced. It must be free. It must be voluntary. Dapat pa nagbibigay ang tao, it must be full consent. Yung talagang loob mo, ito. Para hindi bawi o next time.
full consent. Pero alam yung mga kapatid, yung giving is not limited to financial help. Kasi there are two kinds of giving, material and immaterial. Ano itong immaterial way to help? Una, yung baka, so may mga cellphone dyan, if you notice, kung meron kayong mga nabasa na uplifting quotations, tapos shinare ninyo, you never thought, malay mo, may mga tao nakabasa niyan and get inspired. So that's one way to help immaterially. Naala ko ng high school ako, kasi may boarding house kami, tapos yung mga estudyante, dadaan doon sa hallway, nilagyan kong malaki, please pray the rosary. I hope may mga nakapagdasal, pero ang mahalaga doon, di mo sila magdasal sa araw na ito, baka after 5 years, just case may problema sila, may rosary, mapagdasal sila. It's all because there's a thought that was given to them 5 years ago. Kaya kung may mga anak kayo na baka this time, hindi naniniwala sa iyo, baka kailan magsimba, ituloy nyo lang, kasi malay nyo after 6 years, ipagpasalamat nila na 6 years ago, yung nanay ko, sinabihan kami na magpakabait, na kung ano man mangyari sa kanila, at least, masabi na hindi sila pinabayaan. At least, at ang halaga, nagtanim kayo ng punla of light and blessing. Ang resulta, bahala na sila. Pangalawa, we can also help by, if there's somebody who is down, you may listen or encourage. Or as a parent, gather your family into a prayer. Kung mas maraming problema, the more you gather them. Yan po ang ginawa ng nanay ko sa amin, ng bata kami. We try our best to pray as a family. Kahit natutulog na ako, yun ay natutulog na. We really tried our best. And ngayon, it's really filled with meaning. Kahit yung tatay ko, minsan-minsan lasing, okay lang basta nandyan siya. It's a very meaningful occasion. Pray together as a family. Tapos pang-apat, one way that you can give is to guide properly your children. Guide properly. Kasi we have already realized kung anong gusto mo sa anak mo mangyari in the future, most likely, manggagaling yan the way you guide them when they were young. So guide them properly. Siguro that's the best legacy you can do. Always remember this, no one is too poor not to be able to give a help. And no one is too down not to be able to share a helping hand. So God bless, friends. God bless all of you. Please rise.